1.1 para sa treasure hunting sa loob ng pampublikong lupain, 50% sa pamahalaan, 50% sa may hawak ng permit. 15.2 para sa treasure hunting sa pribadong lupain, 70% sa aplikante at 30% sa gobyerno. Alin suno sa numero 8, Seksyon 29 ng Artikulo 7 ng Republic Act Numero 10,666, kung hindi man ay kilala bilang the National Cultural Heritage Act of 2009, ang mga sumusunod na alituntunin ay ipinahahayag para sa gabay ng lahat ng kinauukulan. Tutuldok, Seksyon 1, Deklarasyon ng Patakaran-Patakaran ng Estado na ang pagtuklas, pagbawi ng mga nakatagong kayamanan at ang kanilang disposisyon ay nasa ilalim ng ganap na kontrol at pangangasiwa ng Estado upang matiyak ang interes ng pamahalaan na kinabibilangan din ng rehabilitasyon ng mga nababagabag na lugar at ang pangangalaga ng mahahalagang katangiang pangkultura at pambansang kayamanan ng kultura. Seksyon 2, Saklaw at Saklaw. Ang patnubay na ito ay mangangasiwa sa pagbibigay ng mga permit para sa mga sumusunod. 2.1 Mga aktibidad sa pangangaso ng kayamanan sa lupain ng pamahalaan o pribadong lupain. 2.2 Disposisyon ng mga narecover na nakatagong kayamanan o mga bagay na may halaga na itinago sa mga lihim, hindi isiniwalat na mga lugar bago ang bisa ng mga tuntunin at regulasyong ito. Kabilang dito ang transportasyon at o pagbebenta ng mga nakahoard na gold bar, gold coin, platinum, silver, nickel babat, alahas, gemstones, at iba pa, o ang tinatawag na Yamashita treasures. Ang mga patnubay na ito, gayunpaman, ay hindi sumasaklaw sa pag-i-issue ng mga permit para sa pagtuklas, pagbawi ng mga kultural at makasaysayang halaga, tulad ng mga bagay ng sining, archaeological artifacts, ecofacts, relics at iba pang material na kumakatawan sa kultura at likas na pamana ng bansang Pilipino, bilang pati yung mga dayuhang pinanggalingan na pamamahalaan ng Republic Act of 4,846 na sinususugan ng Presidential Decree 374 o The Preservation and Protection of Cultural Properties Act, Republic Act Numero 8,492, ang National Museum Act of 1998, at Republic Act Numero 10,666, o mas kilala bilang National Cultural Heritage Act of 2009. Seksyon 3, Mga Layunin. Ang mga layunin ng mga alituntuning ito ay 3.1 Upang bigyang katwiran ang sistema ng pagsusuri ng mga aplikasyon para sa treasure hunting, 3.2 Upang magbigay ng angkop na mga alituntunin sa pangangaso ng nakatagong kayamanan at disposisyon nito, upang protektahan ang interes ng pamahalaan at upang mapanatili ang kultural na pamana ng mga mamamayang Pilipino. Seksyon 4, Kahulugan ng mga termino. Gaya ng paggamit sa at para sa mga layunin ng mga alituntuning ito, ang mga sumusunod na termino ay mangangahulugan ng 4.1 Area clearance tumutukoy sa clearance na inisyo ng ahensya na nagpapahintulot sa isang aplikante na magsagawa ng treasure hunting activities gaya ng ipinapakita sa isinumiting mga technical at environmental work program. 4.2 Agency ay tumutukoy sa National Museum of the Philippines. 4.3 Artifacts tumutukoy sa mga artikulo na mga produkto ng kasanayan o pagkakagawa ng tao, lalo na sa simpleng produkto ng primitive na sining o industriya na kumakatawan sa mga nakaraang panahon o panahon. 4.4 Paghuhukay tumutukoy sa proseso o aktibidad ng paghuhukay ng mga nakatagong yaman na nakabaon sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon o siglo. 4.5 Direktor ay nangangahulugang direktor ng Pambansang Museo ng Pilipinas. 4.6 Environmental Compliance Certificate, ECC, ay tumutukoy sa isang dokumentong inisyo ng kalihim o ng kinauukulang Regional Executive Director ng Department of Environmental and Natural Resources,
na nagpapatunay na batay sa representasyon ng nagsusulong at ng naghahanda. Ang iminungkahing proyekto o ang pagsasagawa ay hindi magdudulot ng makabuluhang negatibong epekto sa kapaligiran at na ang nagsusulong ay nakatuon na isagawa ang lahat ng pagpapagaan na nakasaad sa Initial Environmental Examination. 4.7, pagsusuri sa epekto sa kapaligiran ay tumutukoy sa isang proseso ng paghula sa mga posibleng kahihinatnan sa kapaligiran ng pagpapatupad ng isang proyekto o pagsasagawa at pagdidisenyo ng angkop, pag-iwas, pagpapagaan at mga hakbang sa pagpapahusay. 4.8 Environmental Work Program tumutukoy sa isang komprehensibo at estratehikong plano sa pamamahala upang makamit ang mga layunin, pamantayan at pangako sa kapaligiran kabilang ang proteksyon at rehabilitasyon ng nababagabag na kapaligiran sa panahon at pagkatapos ng treasure hunting. 4.9 Hidden Treasure ay tumutukoy sa anumang nakatagong pera, alahas, o iba pang mahahalagang bagay na hindi lumalabas ang legal na pagmamay-ari nito. 4.10 Initial Environmental Impact Examination, IEIE. Tumutukoy sa dokumentong kinakailangan ng mga tagapagtaguyod na naglalarawan sa epekto sa kapaligiran o at mga hakbang sa pagpapahusay sa pagpapagaan para sa mga proyekto o gawaing matatagpuan sa isang lugar na kritikal sa kalikasan. 4.11 Permit, tumutukoy sa permit na ibinigay para sa treasure hunting. 4.12 May-ari ng permit, tumutukoy sa may hawak ng permit para sa treasure hunting. 4.13 Pribadong lupa, tumutukoy sa titulong pagmamay-ari ng sinumang pribadong tao o entity na kinabibilangan ng alienable at disposable na lupa na inaangkin ng may-ari, naghahabol o naninirahan na nakakuha na ng karapatan dito sa ilalim ng batas, bagaman ang kaukulang sertipiko ng ebidensya ng titulo o hindi pa talaga na ibigay ang patent. 4.14 Relics, tumutukoy sa bagay na nagtataglay ng mga kultural na pag-aari na sa kabuuan man o sa mga pira-piraso ay naiwan pagkatapos ng pagkasira o pagkabulok ng iba o mga bahagi nito at malapit na nauugnay sa mahahalagang paniniwala, gawi, kaugalian at tradisyon, mga tao at mga personahe. 4.15 Programa sa teknikal na trabaho ay tumutukoy sa isang detalyadong balangkas ng mga aktibidad at planong pinansyal na susundin sa treasure hunting. 4.16 Treasure hunting, tumutukoy sa anuman at lahat ng aktibidad sa loob ng bansa tulad ng ngunit hindi limitado sa paghahanap, paghuhukay o paghuhukay, pagdadala at pagtatapon ng mga narecover na kayamanan. 4.17 Site, tumutukoy sa aktwal na lokasyon sa lupa ng mga paghuhukay at paghuhukay. Seksyon 5. Mga kwalipikasyon ng mga aplikante. Ang mga sumusunod na entity ay maaaring mag-apply para sa isang treasure hunting permit. 5.1 Sa kaso ng isang individual, dapat ay isang mamamayang Pilipino nasa legal na edad na may kapasidad na pumasok sa kontrata at may kakayahang magsagawa ng treasure hunting. 5.2 Sa kaso ng partnership, asosasyon o korporasyon ay dapat na organisahin o autorisado para sa layunin ng pakikipag-ugnayan sa treasure hunting. Nararapat na karehistro alinsunod sa batas at may kakayahang teknikal at pinansyal na magsagawa ng mga aktibidad sa treasure hunting. Seksyon 6. Paghahain ng aplikasyon. Ang lahat ng aplikasyon para sa treasure hunting ay dapat gawin sa ilalim ng panunumpa at dapat isampa sa ahensya kung saan ang lahat ng legal, teknikal, pinansyal at mga kinakailangan sa pagpapatakbo ay susuriin. Ang bayad sa aplikasyon batay sa mga kategoryang binanggit sa ibaba ay dapat sundin. 6.1 Small-scale treasure hunting activity.
Kung ang lugar ay mas mababa sa 1 hektarya, 3,000 peso, 6.2 medium scale treasure hunting activity. Pribado, komersyal na lugar, 5,000 peso, 6.3 large scale treasure hunting activity. Ang lugar ay 1 hektarya o higit pa, pampublikong lupain 10,000 peso. Seksyon 7. Mga kinakailangan. Ang lahat ng mga aplikasyon ay dapat na sinamahan ng mga sumusunod. 7.1. A-legal at administrative. 7.1.1 inireseta ang personal at o corporate information sheet 7.1.2 PARA sa partnership. Association, organization, corporation 7.1.2.1 certified true copy ng certificate of registration na inisyu ng Securities and Exchange Commission. SEC o kinauukulang autorisadong ahensya ng gobyerno 7.1.2.2 certified true copy ng articles of incorporation, partnership, association and bylaws at 7.1.2.3 struktura ng organisasyon at operasyon 7.1.3 pahintulot ng mga may-ari ng lupain. Kapag ang mga aktibidad ay tiyak na makakaapekto sa mga pribadong lupain o pahintulot ng kinauukulang ahensya ng gobyerno. Kapag ang mga aktibidad ay nakakaapekto sa pamahalaan mga gusali, dam, watershed at iba pang mga lugar o site na nakalaan o ginagamit para sa mga layuning nakakaapekto sa mahahalagang pambansang interes. Mga kampo ng militar o hukbong dagat. Mga base at reserbasyon. Mga dambana at iba pang mga banal na lugar o pahintulot ng mga concessionaires kapag ang lugar ng permit ay nakakaapekto sa aquaculture o mga proyekto ng pangisdahan o beach. Marine recreational areas. Kung naaangkop, 7.1.4 area clearance mula sa kinauukulang ahensya ng gobyerno, kapag ang mga aktibidad ay nakakaapekto sa pampublikong lupa. 7.1.5 certified true copy ng mga joint venture agreement kung mayroon man, at 7.1.6 libre at may paunang kaalamang pahintulot ng katutubong pamayanang kultural sa mga lugar na sakop ng lupaing ninuno, domain. 7.1.7 ECC at OIEIE sa environmentally critical area na kinilala ng Department of Environment and Natural Resources. 7.2 technical. 7.2.1 technical na paglalarawan ng site na ipinahayag sa mga tuntunin ng latitude at longitude. 7.2.2 programang technical na trabaho, kabilang ang naaangkop na teknolohiya, lakas tao, kagamitan, mga pagtatansya sa gastos at mga hakbang sa kaligtasan. 7.2.3 programang pangkapaligiran sa trabaho. Kabilang ang kalikasan at lawak ng hinulaang pinsala sa kapaligiran, kung mayroon man, at ang iminungkahing programa sa pagpapanumbalik, rehabilitasyon at mga kinakailangan sa budget. Ito ang magiging batayan para sa pagtatasa ng kinakailangang surety bond para sa restoration, rehabilitation works. Ang nasabing programa ay dapat umayon o dapat may paunang clearance mula sa kinauukulang local government unit, municipal o city level. 7.2.4 Curriculum Vitae o mga teknikal na tao na magsasagawa ng mga programang teknikal at pangkapaligiran sa trabaho. 7.3 Pananalapi. 7.3.1 Pinakabagong Kita, Corporate Tax Return. Kung naaangkop, 7.3.2 mga sertipikadong tunay na kopya ng pinakabagong na audit na mga pahayag sa pananalapi. Kung naaangkop, at 7.3.3 mga garantiya, sanggunian sa bangko, mga linya ng kredito, mga deposito ng pera, at iba pang patunay ng mga pinagmumula ng pagpopondo.
Seksyon 8. Pagsusuri at pag-aproba. Sa loob ng 30 araw ng trabaho pagkatapos mabayaran ang hindi maibabalik na bayad sa aplikasyon at isumite ang kumpletong mga kinakailangan sa ahensya. Ang aplikasyon ay ipoproseso at susuriin ng Cultural Properties Division, CPD, na dapat aprubahan ng direktor. Tutulungan ng CPD ang direktor sa mga sumusunod. 8.1 Pagplot ng lugar na inilapat para sa mga mapa ng control. 8.2 Pagsusuri at pagsusuri ng mga aplikasyon. 8.3 Pagtukoy sa halaga ng surety bond na ipapastil. 8.4 Pagsubaybay bilang pagsunod sa mga tuntunin at kondisyon na itinakda sa treasure. Hunting Permit. 8.5 Rekomendasyon ng anumang panukala sa connection sa mga autorisadong aktibidad. At 8.6 Paghahanda ng ulat sa pag-unlad sa nasabing mga aktibidad. Kung kinakailangan. Ang pagsusuri ay dapat magsama ng field assessment, verification ng lokasyon, pampubliko o pribadong istruktura na maaaring maapektuhan batay sa isinumiting technical at environmental work programs. Ang kaukulang field verification fee na 1,500 piso, P1,500.00, bawat field man kada araw ay babayaran ng aplikante. Gayunpaman, ang lahat ng inspeksyon sa lugar na nagpapatunay sa pag-unlad ng naaprubahang aktibidad sa pangangaso ng kayamanan ay dapat sagutin ng pambansang museo. Ang hepe ng Cultural Properties Division ay dapat mag-endorso ng mga resulta ng teknikal na pagsusuri ng aplikasyon sa direktor para sa pagsasaalang-alang at pag-aproba. Kasama ang rekomendasyon para sa halaga ng surety bond na ipapaskil ng aplikante. Pagkatapos ng pag-aproba, ang permit ay ipapasa sa permit section ng CPD para sa pagnanumero. 8.7 Walang pahintulot na dapat ibigay sa mga lugar ng kuweba sa loob ng 500 metro mula sa bakana ng kuweba, mga arkeolohiko, at o mga idineklara na makasaysayang sona, at mga reserbang antropologiko. 8.8 Walang pahintulot na dapat ibigay sa anumang aktibidad ng pagkawasak ng barko. 8.9 Walang permiso ang dapat ibigay sa lahat ng natukoy o naitala na mga archaeological site. Section 9 Pag-post ng bono at pagpapalabas ng permit. Ang isang surety bond ay ipapaskil ng aplikante sa oras ng pag-aproba ngunit bago ilabas ang permit. Upang sagutin at garantsyahan ang pagbabayad sa anumang aktwal na pinsala na maaaring mangyari sa paghahanap, paghuhukay at paghuhukay. Ipapaskil ng aplikante ang bono sa Government Service Insurance System, GSIS, o anumang kagalang-galang na kumpanya ng bonding kung sakaling mabaygo ang una na magbigay nito. Ang patunay ng pagpapaskil ng surety bond ay dapat isumite sa ahensya bago ang pagnumero at pag-release ng permit ng aplikante. Section 10. Termino ng permit. Ang permit ay dapat magkaroon ng isang termino ng isa, taon na maaaring i-renew ng isang beses para sa isang panahon ng isa, taon. Section 11. Mga tuntunin at kondisyon ng permit. Ang permit ay dapat maglaman ng mga sumusunod na tuntunin at kondisyon. 11.1 Ang permiso para sa treasure hunting ay dapat para sa eksklusibong paggamit at benepisyo ng may-ari ng permit at hindi dapat ilipat o italaga. Maliban sa kaso ng kamatayan o kabuuang kawalan ng kakayahan ng individual na may hawak ng permiso kung saan ang paghalili ay sa mga kamag-anak lamang, 11.2 Ang lugar ng permit ay maaaring siniyasat at sinusuri anumang oras ng direktor o ng kanyang mga autorisadong kinatawan. Ang ibang kinauukulang ahensya ay maaari ding magsagawa ng inspeksyon sa permit area sa pakikipag-ugnayan sa ahensya,
11.3 ang may-ari ng permit ay dapat magsimula sa mga aktibidad nito sa loob ng 3 buwan mula sa pagbibigay ng permit. 11.4 hindi sisirain ang may-ari ng permit ang anumang gusali o istruktura na itinayo sa permit area nang walang pahintulot ng may-ari. 11.5 ang may-ari ng permit ay dapat magsumite ng isang quarterly na ulat na nagdedetalye tungkol doon sa pagtupad, pag-unlad ng trabaho ayon sa isinumite at inaprubahang teknikal na trabaho at mga program ang pangkapaligiran na trabaho ng hindi lalampas sa 10 araw pagkatapos ng pagtatapos ng bawat quarter. 11.6 ang may-ari ng permit ay dapat agad na ipaalam sa ahensya sa loob ng 24 na oras pagka-discover ng mahahalagang bagay sa lugar na ina-applyan. 11.7 ang may-ari ng permit ay dapat yumapo ng buong pananagutan at mananagot para sa mga pinsalang maaaring makuha sa panahon ng operasyon nito sa ilalim ng permit o mga aktibidad o pagkukulang incidental sa operasyon nito. 11.8 sa rekomendasyon ng hepe ng Cultural Properties Division. Maaaring suspindihin o bawiin ng direktor anumang oras ang permit kapag sa kanyang opinyon ang interes ng publiko ay nangangailangan o kapag nabigo ang may-ari ng permit na sumunod sa mga tuntunin at kondisyon nito o ng mga kaugnay na batas, tuntunin at regulasyon at mga lokal na ordinansa nang walang anumang pananagutan sa bahagi ng pamahalaan tungkol sa mga paggasta na maaaring natamo o sa iba pang mga pinsala na maaaring naranasan ng ay hawak ng permit. 11.9 ang may-ari ng permit ay dapat sumunod sa mga naaangkop na batas, tuntunin at regulasyon. 11.10 ang pag-withdraw ng may-ari ng permit mula sa lugar ng permit ay hindi magpapalayan nito sa anuman at lahat ng pananalapi, kapaligiran, legal at o iba pang mga obligasyon. 11.11 dapat sumunod ang may-ari ng permit sa anumang karagdagang mga tuntunin at kondisyon na maaaring ipataw ng direktor o mga kinakailangan na maaaring itakda ng ahensya pagkatapos noon. Seksyon 12. Paghahatid ng mga nahanap na kayamanan. 12.1 Walang nahanap na kayamanan, mga gintong bullion, platinum, alahas, at iba pa ay dapat ilipat mula sa isang destinasyon patungo sa isa pa nang walang paunang permit sa transportasyon na inisyo ng National Museum. Sa epekto na ito, ang mga sumusunod na dokumento ay dapat ibigay. 12. 1.1 Formal na kahilingan para sa transportasyon mula sa orihinal na lugar patungo sa isang lugar ng patutunguhan. 12. 1.2 Kopya ng treasure hunting permit. 12. 1.3 Listahan ng imbentaryo na dadalhin. 12.2 Ang imbentaryo ng mga nahanap na kayamanan ay isa sa gawa ng ahensya kasama ang aplikante o ang kanyang autorisadong kinatawan. Seksyon 13. Pagpapahalaga at disposisyon ng nabawi na kayamanan, mahahalagang cargo, sa pagkatuklas ng mga mahahalagang bagay tulad ng mga pera, bagay at artikulo ng halaga na nagre-resulta mula sa treasure hunting, dapat tukuyin ng ahensya kung ang mga ito ay itinuturing na may kultura at o makasaysayang halaga. Kung ang mga bagay ay itinuturing na may makasaysayang at kultural na halaga, dapat itong ibigay sa pambansang museo para sa nararapat na aksyon. Kung hindi, ang parehong ay dapat ibigay sa Oversight Committee para sa pagtatasa at disposisyon. Ang lahat ng mga kayamanang matatagpuan ay papayagang i-export lamang sa pag-aproba ng Pambansang Museo sa pakikipag-ugnayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Seksyon 14. Oversight Committee.
Isang NM Oversight Committee ay dapat likhain sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng bisa ng mga alituntunin at regulasyong ito upang pangasiwaan ang lahat ng paghuhukay. Paghuhukay at angkinan para sa pagtatasa at disposisyon sa wakas ng lahat ng pera, bagay, at mga bagay na may halaga ng walang makasaysayan at cultural na halaga. Ang komite ay bubuuan ng direktor o ng kanyang autorisadong kinatawan bilang tagapangulo, teknikal na tauhan mula sa Pambansang Museo, Bangko Sentral at sa may-ari ng permit o kanyang kinatawan bilang mga miyembro. Seksyon 15. Pagbabahagi na. Matapos masuri at maaprubahan ng Oversight Committee ang isang na-audit na ulat ng mga gastos, ang pagbabahagi ng netong mga nalikom ay magiging tulad ng sumusunod. 15.1 para sa treasure hunting sa loob ng pampublikong lupain 50%, sa pamahalaan 50% sa may hawak ng permit. 15.2 para sa treasure hunting sa pribadong lupain 70% sa aplikante at 30% sa gobyerno. Seksyon 16. Mga karapatan ng pamahalaan. Ang mga karapatan sa intelektual na ari-arian na nagmumula sa dokumentasyon o pagtatala ng pagtuklas. Pagbawi at iba pang mga aktibidad na may kinalaman sa treasure hunting sa pamamagitan ng still photography, pelikula, video o iba pang anyo ng electronic media, paglalathala ng mga imaheng na buo dahil dito at iba pang anyo. Ng pagpaparami o pagpapakalat ng pareho ay pag-aari ng pamahalaan at dapat pamahalaan ng naaangkop na mga batas. Seksyon 17. Pagiging confidential ng impormasyon. Ang lahat ng impormasyong isinumite ng mga aplikante bilang suporta sa kanilang mga aplikasyon at iba pang data na ibinigay ng may-ari ng permit ay dapat ituring na confidential ng pamahalaan mula sa oras na sila ay isinumite, ibigay sa ahensya at o komite sa pagmamasid hanggang sa isang panahon ng 2 taon mula sa pag-expire ng permit. Gayun din, ang mga aktibidad ng ilegal na kayamanan na iniulat sa Pambansang Museo ay dapat tretuin ng may mahigpit na pagiging confidential. At dahil dito, mananagot ang Pambansang Museo sakaling magkaroon ng pagdagas ng impormasyon ng nasabing ulat. Seksyon 18. Rehabilitasyon. Ang rehabilitasyon ng mga nababagabag na lugar ay dapat subibayan alinsunod sa inaprubahang ECC at sa mismong permit. Sa mga kaso ng forfeiture, parehong ang bayad sa rehabilitasyon at ang nakapost na bono ay dapat gamitin upang i-rehabilitate ang lugar at hindi dapat limitado sa mga aktibidad sa rehabilitasyon ngunit maaaring kabilang ang pa. Jako kumpuni at pagpapanatili ng mga katabing lugar. Seksyon 19. Mga tuntunin at kondisyon. Ang permit ay dapat magkaroon ng maksimum na termino ng isa taon na maaaring i-renew ng isang beses para sa parehong panahon at dapat maglaman ng mga sumusunod na tuntunin at kondisyon. 19.1. Ang mga hangganan ng lugar ng permiso para sa treasure hunting ay dapat mamarkahan ng maayos. 19.2 ang may-ari ng permiso ay dapat na formal na mag-abiso kaagad sa pamamagitan ng pagsulat sa ahensya. Sa loob ng 24 na oras pagka-discover ng mahahalagang bagay sa lugar na sakop ng permit. Ang pagkabigong ipaalam sa ahensya sa loob ng kinakailangang panahon ay magiging ilegal ang pangungulekta at o pagtitipon at magiging paglabag sa mga alituntunin sa panganggaso ng kayamanan. 19.3 ang M. Ay-ari ng permiso ay dapat yumako ng buong responsibilidad at mananagot sa mga pinsala na maaaring dulot ng operasyon sa ilalim ng permit. Seksyon 20. Pagwawakas at pagkansela ng permit.
Ang mga batayan para sa pagwawakas o pagkansela ng permit ay ang mga sumusunod. 20.1 Pagkabigo ng may hawak ng TH permit na sumunod sa mga tuntunin at kondisyon ng permit. 20.2 Paglabag sa alinman sa mga probisyon ng RA. 10,666 at naaangkop na mga batas, tuntunin at regulasyon sa kapaligiran at likas na yaman. 20.3 Kapag kinakailangan ng pambansang interes gaya ng itinakda ng ahensya. Sa mga kaso ng mga paglabag, ang bono ay automatikong maiipon para sa mga gawaing rehabilitasyon. Seksyon 21. Pag-renew ng permit. Ang pag-renew ng Treasure Hunting Permit (THP) ay sasailalim sa mga sumusunod na kondisyon. 21.1 Pagbabayad batay sa kategoryang binanggit sa Seksyon 6 ng kautusang ito para sa bayad sa aplikasyon. Pagsusumit ng bago, binagong programa sa trabaho. Sertipikasyon ng mga ulat ng pagganap o tagumpay, pagsusumit ng mga clearance sa lugar at mga patunay ng kakayahan sa pananalapi gaya ng tinukoy sa Seksyon 7.3 ng kautusang ito at pagbabayad ng bono. Seksyon 22. Probisyon ng penal. Anumang paglabag sa mga probisyon ng mga tuntunin at regulasyong ito ay papatawan ng parusa alinsunod sa RA. 10,666 o ang National Cultural Heritage Act of 2009 at iba pang umiiral na mga naaangkop na batas, tuntunin at regulasyon. Seksyon 23. Transitory at Miscellaneous Provisions. Lahat ng umiiral na treasure hunting permit na naunang inisyo ng DENR Mines and Geosciences Bureau ay susuriin at patunayan ng National Museum. Ang lahat ng nakabinbin, bago at pag-renew ng mga aplikasyon ay dapat ay endorso sa Chief ng Cultural Properties Division para sa pagsusuri na aprubahan ng direktor. Seksyon 24. Sagnay sa paghihiwalay. Kung ang alinman sa mga probisyon ng mga tuntunin at regulasyong ito ay pinanghahawakan o idineklara na labag sa konstitusyon o hindi wasto ng isang karampatang hukuman. Ang iba pang mga probisyon dito ay magpapatuloy na may bisa na parang ang probisyon na napawalang bisa o walang bisa ay hindi kailanman isinama sa mga tuntuning ito at mga regulasyon. Seksyon 25. Sagnay sa pagpapawalang bisa at pagsususog. Ang mga alituntuning ito ay nagsususog at o nagpapawalang bisa sa iba pang mga utos, tuntunin at regulasyon na hindi naaayon dito. Pinagtibay. Ika-5 ng Enero taong 2011. Inirerekomenda para sa pag-approval. SGD. Cecilio G. Salcedo. Director 3. SGD. Maharlika A. Cuevas. Director 3. SGD. Wilfredo P. RONQUILLO. Pinuno, Dibisyon ng Arkeolohiya. SGD. Angel P. Bautista. Chief, Cultural Properties Division. Naaprubahan. SGD. Jeremy Barnes. Director IV.